What's up guys? Welcome! And pag-usapan po natin sa video na to ang basic non-life insurance. So you might ask, Kuya, ano po ba talaga insurance? How does it work? Paano po kumikita yung mga insurance companies? The simplest way that I could explain it to you is, think of a group of people, several people, tapos pinag-usapan nila na, guys, ambagan tayo, magkumpul-kumpul tayo ng pera para sa in an event na merong isa sa atin na sunugan ng bahay, pwede tayong kumuha dun sa inambagan natin, sa pinagkumpulan natin ng pera, ng funds, para merong pang rebuild yung person na yon ng bahay niya, yung nasunugan ng bahay. In an event naman na may masiraan naman ng kotse, meron siyang pagkukuha ng pera para i-repair yung kotse niya. So that's how insurance works, basically. And ang tinatawag sa insurance terms, ang tawag dun sa mga inambag na pera, dun sa pot or yung sa ambagan, is the insurance premium. Ito yung price ng insurance policy na binili mo. That's what they call it. And ang tawag dun sa taong nag-guard at nag-take care dun sa mga sa pot na yun, sa lalagyan na yun, sa ambagan ng pera na yun, is the insurance company. So the insurance company is the one who takes care of yung funds, yung pool of funds. So that's basically how insurance works. So sa insurance naman, there are two kinds of insurance kasi. Either life insurance yan or non-life insurance. Pag sinabi nyo pong life insurance, ang ini-insure po natin dyan is our people's lives. So for example ako, how it works is, bibili ka ng insurance on yourself and maglalagay ka ng beneficiary so that in the event na mamatay ka, yung nilagay mo ng beneficiary, meron siyang makakuhang financial benefits. Usually around 500 to 1 million pesos ang binibigay na financial benefits sa life insurance ngayon. Pero depende rin yan kasi sa package, insurance package na binili mo. Sa non-life insurance naman po, it gets more interesting kasi ang ini-insure po natin dyan ay ang ating mga assets. So our assets like our house, ang mga kotse natin. Kung may barko ka, pwede mo insure yan under non-life insurance. Kung may aeroplano ka, pwede mo insure din yan. Yung business mo, pwede mo ipa-insure din yan. The weirdest, minabasa akong article about non-life insurance, and the weirdest thing na pina-insure sa non-life insurance is yung mga body parts nila. So si Taylor Swift, pina-insure yata yung legs niya. Si Bruce Springsteen, if you know Bruce Springsteen, pina-insure niya yung vocal cords niya. Vocal cords ba? Basta yung vocals niya, pina-insure niya. And yung pinaka-weird doon is, pero isang komedyante, pina-insure niya yung sense of humor niya. So imagine mo yun, no? Pina-insure mo yung sense of humor mo. So pag nawala yung sense of humor niya, may makukuha siyang pera. Yun yung, that's how it works dun sa kinuha niyang insurance policy. So those are examples of the differences between life insurance and non-life insurance. So sa non-life insurance po, since yun po yung topic natin sa video na to, meron tayong mga tinatawag na 6 general insurance principles. So important po ito kasi this is how we make these are the principles that we live by in the insurance business. This is how we make decisions. This is how we look at things. This yung perspective natin on things are based on these 6 insurance principles. So let's count them down. So the first principle we need to remember is the principle of insurable interest. So ang sinasabi po ng principle of insurable interest is that there must be a legal relationship between the insured, the person na nagpapa-insure, and yung subject matter, meaning yung property na pinapa-insure mo. Meaning, ibig sabihin niyan, kailangan ikaw ang may-ari nung property na pinapa-insure mo. So, nakapangalan dapat sa'yo. Hindi mo pwedeng ipa-insure yung mga properties belonging to people like yung girlfriend mo. Hindi mo pwedeng ipa-insure yung kotse ng girlfriend mo, bahay ng girlfriend mo. Hindi mo pwedeng ipa-insure yan kasi hindi naman nakapangalan sa'yo. So another thing about insurable interest is, and sabi po kasi sa batas that we have insurable interest on the lives of our children and our spouse.
So, connected na tayo sa ating children and ating spouse. That's why, sa life insurance, pwede natin ipa-insure si, pwede na silang ma-insure agad. Pwede tayong bumili ng insurance para sa asawa natin and yung mga anak natin. Kasi meron tayong insurable interest sa kanila. And sa the next principle is the principle of indemnity. So, the principle of indemnity says that kung ano yung nawala sa'yo, yun lang din ang ibabalik sa'yo ng insurance company. So, for example, nawala na ako ng 100 pesos, ang ibibigay lang sa akin ng company is 100 pesos lang din. Pero, may mga nagtatanong sa akin, Kuya, bakit po dati, bumili po ako ng insurance sa kotse ko? Yung kotse ko po worth 1 million pesos. Tapos, nung nag-file po ako ng claim kasi nasira yung buong kotse ko, nag-file po ako ng claim. Ang binigay po sa akin, hindi po 1 million, binigay sa akin 800,000 pesos nga lang yung binigay sa akin. Eh bakit sinasabi, ngayon sinasabi mo na principle of indemnity, kung ano yung nawala, hindi na kayo babalik sa'yo. Eh hindi naman ganun yung nangyari sa akin. Ganto po kasi yan. Siyempre, iti-take into account din natin yung depreciation ng property mo. Kasi anything under the sun, will yung value niyan decreases over time. So, kung binili mo ng 1 million yung kotse mo, for 10 years, 1 million pa rin ba ang price ng kotse mo? Hindi na, kasi bumaba na yung value niya. So, for example, for 5 years, meron kang 10% depreciation. So, for 10 years, that's 20%, that's 200,000 pesos. So, minus 200,000 pesos sa 1 million, 800,000 pesos, kaya yun yung binigay sa kanya kasi nagkaroon ng depreciation. So that's the principle of indemnity. Principle of contribution. Ito naman, ginagamit ito pag in the case na bumili ka ng madaming insurance policy, insuring one property. For example, bumili ako ng kotse, pina-insure ko siya kay company A, B, and C. So insured sila sa full value. And ang worth ng kotse ko is 1 million pesos. So, insured sila each ng 1 million pesos, full value eh. So, kung isipin mo, ay, insured yung kotse ko ng 3 million, eh, worth 1 million na yung kotse ko. So, kung nagkaroon ako ng loss, kikita ako ng 2 million. Hindi po ganun mang mangyayari. Kasi the principle of contribution is also connected to the principle of indemnity, yung pinag-usapan natin kanina. So, kung ano yung nawala sa'yo, yun din ang ibabalik sa'yo. So, yung mangyayari niyan, kung nagkaroon ng loss dun sa kotse, na nagkaroon ng accident, total loss dun sa kotse, mag-uusap na yan yung company A, B, and C, and mag-usapan nila yung ratable portions nila. So, for example, pinag-usapan nila 30-30-40, so that's 300-300-400, so equaling to 1 million pesos. So, yun na lang yung ibibigay sa'yo. 1 million pa rin ang makukuha mo, hindi 3 million, 1 million pa rin. So, that's the principle of contribution. The next principle is the principle of utmost good faith. So the principle of utmost good faith simply says that you need to disclose all information connected with yung property na pinapa-insured mo. And yung mga information na yun, merong it must be material facts. Sa insurance, it's a term, ginagamit siyang term in insurance, material facts. Meaning, that information may affect the ability of the insurance company to issue the policy. Kung it will, kasi kung mataas kasi yung loss, ang insurance company kasi, syempre i-assess nila kung mataas yung probability na magkaroon ng loss. Kung sobrang taas niyan, syempre hindi ka na nabibigyan ng insurance policy kasi sureball na magkakaroon ng claim. So ayaw naman ng insurance company yun kasi parang nagtatapon ka lang ng pera eh, kung ganun yung dating. Another reason is, kung naapektuhan yung pag-rate ng premium. So for example, iba-iba kasi yung pag-rate ng premium. So for example, ang nagpa-insure ako ng bahay, linagay ko siya for residential. So mas mababa yung premium nun compared sa kung nagpa-rate ako ng bahay na ginagamit for commercial use. Mas mahal yung premium nun. So kailangan i-disclose natin yung mga gantong bagay para walang means para i-cancel yung insurance policy. Kasi pag meron kang hindi dinisclose na information or nag-conceal ka ng information, those could be means or reasons that the insurance company might cancel your policy. Kung
kung naano nila, naisip nila that it's this information should have been disclosed. So that's the principle of utmost good faith. So our fifth principle is the principle of proximate cause. So the principle of proximate cause simply says that yung damages dun sa property na na-insure must be proximately caused by an insured peril. Ang perils po, examples po ng mga perils ay perils are things that cause damage to your property like fire, earthquakes, puro natural perils yung mga yun, flood, typhoon, falling objects, perils din yan. Damage by accidental damages, perils din yan. Basta yun yung mga examples ng mga perils. So for example, bumili ako ng policy, motor car policy sa kotse ko, ay nakalagay dun sa policy, insured siya under the perils, fire, lightning, and accidental damages. Tapos, yung damage sa kotse ko, flood related or typhoon related, or binagyo yung kotse ko na binaha, natamaan yung computer box na basa, so hindi na siya tuloy umaandar, nasira na siya. So mga ganung bagay, pag nag-file ako ng claim, hindi ako bibigyan ng proceeds, insurance proceeds, kasi ang insured peril ko lang is fire, lightning, and accidental damages. So kung na-accidente ako, naibangga ko yun, covered yun. Pag nasunog yung kotse ko, covered ulit yun. Pag tinamaan ng lightning yung kotse ko, covered yun. Since wala sa policy ko yung flood and typhoon, hindi mag-respond yung insurance policy mo. So that's the principle of proximate cause. So next naman is the principle of the principle of subrogation. So the principle of subrogation says that ito yung pag-transfer ng rights ng insured sa insurance company para kasuhan yung mga third party nag-cause ng damage kay insured. Naintindihan mo ba yan? I hope naintindihan mo yun. Pero para mas maintindihan natin, bigyan ako ng example. For example, may dalawang magkapitbahay. Si Angelo and si Adrian. And magkatabi yung bahay nila. Tapos, itong si Adrian, bumili siya ng insurance para sa bahay niya kay Company A. And itong si Angelo, one time, habang nagluluto siya, nagkaroon ng aksidente and na-tip over niya yung stove, which caused him to burn his whole house. So, nasunog yung bahay. Ngayon, dahil magkatabi lang sila, nasunog din yung bahay ni Adrian. So, itong si Adrian, pwede niyang kasuhan si Angelo kasi nasunog yung bahay niya dahil kay Angelo. Pwede, kasi nag-originate kasi yung fire sa bahay ni Angelo. So, meron siyang means para kasuhan siya. Pero, itong si Adrian, dahil mabait siya, nag-file na lang siya ng claim sa insurance company. And itong, dahil insured naman under fire ang bahay niya, binigyan siya ng proceeds. So, meron na ngayon siyang perang pang rebuild ng bahay niya, pang tayo ulit ng bahay niya. Pero ngayon, yung rights para kasuhan si Angelo nalipat kay insurance company. Si insurance company ngayon, kinasuhan niya si Angelo. Pwede niya kasuhan si Angelo kasi naripat yung rights. Yun yung principle of subrogation. Pwede niya bawiin yung binigay niyang proceeds kay Adrian, kay Angelo, through legal action siguro. Kakasuhan na niya. Madedemanda si Angelo. So, that's the principle of subrogation. So that's it guys. Let's count them down. Principle of insurable interest, indemnity, contribution, utmost good faith, proximate cause, and subrogation. So I hope you learned something. Thank you for watching the video. Please like and subscribe kung gusto niyo lang. Kung ayaw niyo edi okay lang, pero please like and subscribe na lang din. Yun po, thank you.